Samantala, 15 probinsyang tinutukoy na high risk sa pagkakaroon ng tinatawag na political violence o karahasan sa larangan ng politika sa darating na eleksyon 2013. Ayon po yan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Kabilang dyan ang lalawigan ng Pampanga kung saan may kitis 1 milyong botante ang nakarehistro. Pasok yan sa listahan ng tinatawag na mga vote rich ng mga probinsya, yan Pampanga na yan. At noong eleksyon 2010, mahigit 75% ng mga kabalin ang bumoto. At ngayong eleksyon 2013, dalawang dati nang nagkatunggali sa pagkagobernador ang muli maglalaban. Mula sa San Fernando, Pampanga, nakatutukuhay si Sherian Torres. Sherian? Yes, Mike, tama ka dyan. Sa ikatlong pagkakataon, maghaharap ngayong eleksyon itong sinadating Governor Among Ed Panlilio at ngayon ay si incumbent Governor Lilia Pineda. Pero ang usapin dito ay pareho pa rin, Mike, tungkol pa rin sa wetting at sa quarrying. Nagkaroon nga lang ng konting pagkakaiba. May 2007 ang una magharap ang dating paring si Among Ed Panlilio at si Lilia Pineda sa pagkagobernador. Nanalo si Panlilio na mahigit 1,000 boto lang. Naghain ng protesta si Pineda sa COMELEC at sa resulta ng recount, panalo si Pineda ng 1,000 lang din. Pero di nagtangkang umupo si Pineda, kaya natapos ni Among Ed ang termino niya. May 2010, nagharap muli ang dalawa. Nanalo si Pineda. Ngayong eleksyon, maghaharap muli ang dalawa. Sa eleksyong ito, hindi na isang independent candidate si Panlilio. Nasa poder na siya ng partido na administrasyon, ang Liberal Party. Si Pineda naman na dating nasa tiket ni Gloria Arroyo sa isang lokal na partido na sumali. At dahil nag-umpisa na ang kampanya sa local elections, umpisa na ng panunuyo ng dalawa sa mga kabalin nila. Isa sa unang sinuyo ni Panlilio ang bayan na Lubao, kilalang balwarte ng mga Pineda. Reklamo ni Among Ed sa pangampanya sa Lubao. May pinland na supporter sila, more than 50. Tapos doon nagsasalita na ako at binuksan ko ang topic sa wedding. Ano sila? Nag-walk out. Itong si Mrs. Lilia Pineda, ewan ko parang kaplastikan yata ang ginagawa niya. Wala kaming prueba. Kaya nilang iutos kung talagang gusto lang nilang i-diin yon, na huwag gawin yon, hindi gagawin ng mga tao. Kaya paniniwala namin. Pero itinanggi ito ni Pineda. Sa katunayan, nagdilin nga raw siya sa 5,000 barangay official na asikasuhin si Among Ed at pakinggan sa mga kampanya nito. Pinagtiyagaan ko nga ang meetingin lahat, ang mga 5,000 barangay officials before the election. Ang appeal ko, dapat maging peaceful ang election natin dito sa Pampanga. Pagkatapos, dapat ang mga kandidato hindi nakikipag-away, lalo na si Among. Tulad na nakaraang kampanya, iikot sa wetting at quarrying daw ang mga isyong hawak ni Among Ed. Pero kung noon pagbuwag sa wetting ang panawagan niya, iba na raw ngayon. Itutulak na raw niya na gawin na lang legal ang wetting. Ang asawa ni Governor Pineda na si Bong ay minsang pinatawag sa isang pagdinig sa kamera sa akusasyong isa itong wetting lord, bagay na itinangginan nito ng ilang beses. Kasi malakas ang popular support, if you cannot lick them, you join them. So there's a better way of managing things, and one of this is wetting. Hindi niya kakagatin ng tao yung plataforma niya. Sabi niya, let's legalize na lang wetting. Kapag umupo siya, ganun ang gagawin niya. Nasa Kapampangan yun. Maliban kina Pineda at Panlilio, kandidato rin sa pagkagobernador sa Pampanga sina Jose Cabrera Montemayor Jr. at Jose Sunglaw Ocampo. Hinanap ng GMA News sina Montemayor at Ocampo pero bigo kami. Wala rin kami nakitang poster ng dalawa sa mga lugar na pinuntahan namin sa Pampanga. Mike, ngayon ano, itong si Among Ed Panlilio na makausap natin, nangako na uubusin daw niya yung mga araw ng kampanya para maikot yung lahat ng bayan dito sa Pampanga. Pero ito naman si Pineda, para daw huwag siya maakusahan na ginagamit niya ang kanyang pwesto, hindi raw siya makakampanya. Bagkus, bibisitahin na lamang daw niya yung kanya mga naiwan at mga ginagawang proyekto at makikipagpulong na lamang sa mga nangangailangan. Mike? Maraming salamat, Sherian Torres.